Okay, so this is our problem number 2 for truss analysis for method of section. Determine the force in member JK, JN, and CD. State whether it is in tension or compression. Ayan. So hanapin daw natin yung force natin dito sa JK, ayan. JK, JN, and CD. So ibig sabihin, gagamitin natin siya ng section. And ito yung advantage ng method of section. Napansin nyo ba? Kasi kung gagamitin natin ito ng method of joint, saan ka pupunta? Sa point A or sa joint A, then joint M, then B, L, C, then K, N. Para lang masolve yung yung mga forces na to. So ito yung advantage ng method of section. Kasi sabihin ng mga bata, yes, ang dali naman ng method of joint. Kasi summation of forces vertical and horizontal lang siya. Pero kung tutuusin, ang mas pinakamagandang gamitin talaga sa dalawang yun is yung method of section. Kaya kung nag-decide na kayo na sasabihin nyo na, okay, di ko naaralan yung method of section, kasi mas madali yung method of joint, dyan po kayo nagkakamali. Okay? Kasi, paano kung napakahaba ng truss? Okay, kagaya nito. Paano kung ang truss natin is K-truss? Okay, yan, puro letter K. Okay, din ang pinapahanap ng professor ninyo is banda rito. Okay, yan, banda rito. O, anong gagawin nyo? Method of joints? Diba hindi? Mag-method of section kayo. So, yun ang advantage ng method of section. Okay? So, ayan. So, ito na lang pinili ko. Although, same lang. Yes, ito na lang palang kailangan piliin kasi medyo mahirapan na dito tayo dito. Okay? Anyway, sige, ito na lang. Yes, pwede pala kayong gumamit ng zero force member concept. So, pwede tayong mag-select dito ng zero force member. And so, kung nakikita ninyo, yung ating member LK and KJ is collinear sa isa't isa. Ibig sabihin, wala nang dadalhin to na force, yung KN. So, zero force member yan. Okay? So, okay, kung since ang ating force, yung ating member KN is zero force member, at yung ating JN at CN is collinear sa isa't isa, okay, ibig sabihin, zero rin to. Okay? Next. Okay, kung zero to, okay, zero force member to, wala na siyang dadalhin. Okay? Then, ito. Okay, zero na rin to. Yan, zero rin yan. Yung ating, kasi collinear yung di ba? L, K, and L, M. So, zero na yan. Tama ba? Next. Okay, kung zero rin to, zero rin to. Ayan, yung ating LB. Kasi kung zero to, yung mga na-cancel out na to, collinear ulit yung yung LM and LK. Okay, then, kung zero rin to, ibig sabihin mag-zero yung MB. Bakit? Kasi collinear yung ating AB and BC, saka yung ating AM and LM. So, lahat pala to is zero force member. Pati to, yung mga yan. Okay? Ayan. Sir, meron tayong load sa sa C. Okay? Na vertical. So, bakit mag-zero to, sir? Ang sasalo nun is yung member CN. Okay? Kaya ito, mag-zero yan. Okay, so, okay lang naman. Di naman natin kinukuha yan. So, tawag ito? In-apply lang natin ng zero force member para kahit pa paano medyo magaan sa paningin natin. Okay? Anyway, ayan. Solve natin yung reaction natin. Okay? So, zero yung ating AX or AH. Yan. Kasi wala naman tayong horizontal force na i-resist. Then this is our AB and this is our RF and nasa gitna naka-symmetrical ang ating two hips okay sa C and D. So ibig sabihin yung kanyang resultant is nasa gitna rin. At ang resultant natin is four hips. So maghahati lang RF and AB. So ibig sabihin yung ating AB is two hips at yung ating RF is also equivalent to two hips. So ngayon, ikat na natin yung section na ikat na natin yung ating truss. I-draw natin yung section na 'yan. So at section AA. Okay, so medyo mahirap-hirap i-drawing, no? Bakatin na lang natin gawain tamad. Actually nung face to face, pakwento na naman ako. Nung face to face, ang gawain ko sa ganito is yung test paper na binigay sa amin ng prof namin, babakatin ko lang, okay?
sa ano band paper para mabilis mag-drawing. So yun yung ginagawa ko. Anyway, yan. So hanggang dito sa K, then i-cut natin to pa ganyan. Then yes, pwede rin natin ano, isama na to. Member pa rin naman yan, pero zero force member lang siya. Then sama natin to dito, pa ganyan. Then i-cut natin yung JN. Then yung ating AC. And, di ba dali? Bakat system. Ayan, so this is point A. Okay, wag natin sama yung mga to. Okay, yun na lang. K, then N, then C. Then of course, itong ating ano, two keeps. Then yung ating member CD. Okay, wag natin sama yung B. Then of course, yung ating distance dito, 20 feet. Ayan. So yeah, pwede na yan. Ayan, di ba? Okay na. So ito yung ating ano, section AA. Then palitawin natin yung ating force or yung mga forces. So let's say, ayas, yung reaction pala muna. Ayas, bakit vertical yung AB and RF? Kasi i-re-resist nila yung overall resultant natin. Ang overall resultant natin is downward. Kaya dapat upward yung AB and RF. Okay, so let's say, okay, maganda ito. Compression na lang. Ayan. Compression na lang yung ating ano, JK. Ayan. Then, yung ating ano, JN. Let's say, paganyan. Tensile. So, this is our JN. Okay, next. Ito, yung ating ano, ano ba to? CD. Ayan. Yan siya. So, ito actually, pwede natin itong i-extend pag ganito. Ayan. Para makuha natin yung joint, ano, J. So, pwede tayong mag-ano dyan, mag-moment. Then, yung, ano, yung vertical distance natin dito. Ang vertical distance natin is 20 feet. Ayan. Okay, then ang reaction natin dito is 2 kips. Then, kung ano to, 20 feet to, yung distance na to, ayan, ito, is sa gitna, di ba? Kasi symmetrical lang din naman to, hindi ba? So, ibig sabihin, ang distance na to is kalahati nung, ano, overall span. Ang overall span natin is 20, so 40, 30, 70. So, 70 times, ano, 70 times, divided by 2, that is 35. So, ibig sabihin, ito ay 15 feet. Okay. Mula rito. Ayan. So, 15 feet to. Ayan. Okay? So, ngayon, madali na lang siya. Tama ba? Kasi, kung titignan nyo, ay hindi pala siya, ano, actually, madali. Okay? I-compare mo natin. Okay? Para mas ma-realize nyo. Doon sa ating, ano kasi, section AA, sa problem number 1, madali lang siya, actually, kasi nabilang natin yung unknowns. Tama ba? Then, one vertical unknown lang using summation of force vertical. Kaya, agad natin na-solve yung BG. Kasi, yung HG and BC, parehas na nakahiga eh. Tama ba? So, since parehas lang nakahiga, horizontal yan, madali natin makuha yung BG under summation of force vertical. Eh, kaso, dito, hindi. Yan. So, bilangan tayo. So, sa, ano, summation of forces vertical, is equals to 0, summation of forces horizontal is equals to 0, and summation of moment is equals to 0. Ilan ang unknown natin na vertical? So, i-resolve natin itong mga to. Ayan. So, yung ating ano, JK is downward to the left. Okay, tapos yung JN natin is upward to the right. Okay. So, upward to the right. So, medyo komplikado yung drawing, no? Anyway, yan. So, ibig sabihin, meron tayong dalawang unknown sa vertical. Okay, sa ano naman, horizontal, ilan? Horizontal sa JK, horizontal sa JN, and horizontal CD. So, 3 unknowns. So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng gamitin yung vertical and horizontal. Hindi kagaya sa ating problem number 1 na pwede natin kaagad gamitin yung summation of forces vertical. So, kaya medyo complicated siya. So, madali lang siyang tignan sa akin kanina. Kasi sinabi ko kanina, di ba? Madali lang siya. Kasi, obvious na kailangan natin mag-moment. Para saan? Para makuha yung CD.
So, saan tayo mag-moment? Sa point J. Kasi yung JK and JN is dadaan papunta sa point J na kung saan magka-cancel out yung dalawang forces na yon. Tama ba? Then, yung CD iikot sa kanya. Then, yung 2 keeps. Then, yung 2 keeps na to. Hindi madali natin makuha yung CD. So, ganun lang mag-analyze. So, summation of moment at J, okay, is equals to 0. Clockwise is positive. Ang ikot ng CD is counterclockwise. So, negative CD multiplied by, okay, vertical height na 20 feet. Then, yung 2 keeps iikot ng counterclockwise din. So, negative 2 keeps multiplied by 15 feet. Then, yung 2 keeps na to, yung reaction, iikot ng clockwise. So, positive 2 keeps multiplied by 35 feet. Then, equals to 0. Ayan. So, masolve na kagad natin yung CD. So, CD, negative CD times 20 minus 2 times 15. Then, plus 2 times 35. Then, equals to 0. Okay, so 2 keeps. So, positive. So, since positive ang nakuha natin sa CD, tama yung ating assumption para sa CD. Siya ay tensile. Yeah. So, tensile yung ating CD. So, okay tayo sa CD. Ngayon, okay, ilan pa ba yung ano, mga unknowns natin? Okay. Okay, yung mga unknowns natin is sa vertical, dalawa pa rin. Okay? So, horizontal, dalawa na lang. Yung horizontal component ng JK and JN. Kasi meron na tayong CD. So, since ating dalawa pa rin sila, hindi pa natin pwedeng gamitin yung summation of forces vertical and horizontal. So, no choice tayo. Kailangan pa rin natin mag-moment. Okay? So, yan. Kailangan lang talaga ng, ano, ng analysis. Hindi yung basta gamit ka lang ng gamit ng, ano, ng equation. Dapat ina-analyze mo muna yung mga unknowns. Na kapag gumawa ka ba or kapag ginamit mo ba tong equation na to, ilan yung magiging unknown natin sa equation? Kasi kung marami yan or kung more than or two or more yung ating unknowns, mahihirapan tayo. So wag basta-bastang nag or gumagamit ng mga equation. So ngayon, moment pa rin ang gagawin natin. So saan tayo mag-moment? Yan. So saan tayo mag-moment ngayon? Okay, so try natin. Kapag nag-moment tayo sa K, dito sa K. Then, andito kasi yung ating, di ba, yung force JN. Oops. Ito kasi yung force JN natin eh. Ayan. Ito yung kanyang vertical component. Ito yung kanyang horizontal component. Wala naman tayong, ano, di ba, distance na ganito. Ayan o. May kita nyo, kapag nag-moment tayo sa K, wala naman tayong distance na to. Para sa, ano, sa vertical component niya. Then, yung horizontal component pa niya, ito. Wala tayo nito. Let's say, x1, then ito y1. Wala tayong mga distances na yan. So, mahirapan tayo. Kahit yung ano, yung ating CD na nandito, wala rin tayong ano, vertical distance na ganyan, papunta sa K. Let's say, y2. So, mahirapan tayo rin kapag nag-moment tayo sa K. Ganun rin kapag nag-moment tayo sa N. Okay? Wala tayong ano, distances para sa mga component ng K. Okay, so saan tayo mag-moment? Sa L? Hindi pa pwede. Kasi wala rin tayong mga distances dyan. Pag nag-moment ba tayo sa ano, sa A? Okay, pag nag-moment tayo sa A, ganun din, wala rin tayong ano. Ay, okay, pwede. Pwede sa ano, sa A. Ayan. Okay, so pwede sa A. Ang gagawin lang natin, i-extend natin yung line of action ng JN. And i-extend natin papunta rito. Yan. Then, mag-meet siya papunta sa point C. Okay, then ito na yung kanyang vertical component. Then, ito yung kanyang horizontal component. Yes, pwede to. Okay, di ba tinuro na natin yung sa ano, sa chapter 2. Na yung isang force, pwede natin siyang, or pwede natin i-extend yung kanyang line of action. As long as, alam natin kung saan siya tutungo. Eh, saan ba tutungo yung ano? Yung force natin sa JN, papunta rin naman sa C kasi collinear siya sa member and C. Ayan, collinear siya. So, pwede natin gawin to. Okay, tapos yung JK, magka-cancel out papunta kay A. Kasi ito yung JK, di ba? Ayan. So, dadaan siya papunta kay A, yung kanyang line of action. So, pwede tayong mag-moment at A. Actually, ang naisip ko kanina is mag-moment sa C. Dito.
Kasi kapag nagmo-metize sa C, yung line of action ng K papunta rito, okay, is andito na siya ngayon. Okay, ito yung K. Ayan. So, masasolve natin yung JK. Ayan. Pero kapag nag-moment naman tayo sa A, ang masasolve naman natin is JN. So, okay lang. Okay, kahit ano sa dalawa doon. So, ang gawin natin, mag-moment naman tayo sa A. Okay? Then, siguro tanggalin natin to. Para hindi kayo narito. Ayan. Okay, this is N. Okay, so alalahan ninyo ulit yung ating JN, in-extend natin yung kanyang line of action. So, summation of moment at A is equals to 0, clockwise is positive. So, ito, JN. Ah, okay. Kung JN, kailangan natin ng angle. Ayan. Wala tayong angle dito eh. Let's say, ito. Burahin na rin natin to para hindi maduming tignan. Ito rin, tanggalin natin to. May mga distances naman tayo eh. Okay, kaya makukuha rin natin yung mga angle na yan. Ito. Yan. So, let's say this is angle, theta. Okay, so kunin natin yung theta. So, madali itong kunin yung theta kasi, di ba ito, ang height nito is 20 feet, di ba? Then, yung kanyang base is 15 feet. Yan. Okay, so makukuha natin yung angle, theta. So, dito natin ilagay. So, that is what? Or makukuha natin ng angle theta gamit yung tangent. So tangent theta is equivalent to opposite sa kanya, 20. Then over adjacent sa kanya, which is 15 feet. Okay? Therefore, ang ating theta is equivalent to arctan of 20 over 15. Yan. So arctan of 20 over 15. So, ang ating angle theta is 53.13. So, 53.13 degrees. Yan. Ngayon, kung ang gagawin naman natin is mag-moment tayo sa point C, tapos i-extend natin yung line of action ng ng ating JK. Kaya dito yung kanyang, diba? Yung kanyang components. Ang gagamitin mo naman ng angle dyan is ito. So, angle beta. So, madali lang din punin yung angle beta kasi meron din 20 feet dito. Then, ito naman, yung kanyang base is 35 feet. So, pwede rin yun. Okay, so ngayon, sa A tayo mag-moment. Ang ikot ng okay, so magka-cancel out yung JK. Then, ano pa ba yung tawag ito? Iikot sa kanya. Okay, yung 2 keeps ito. Iikot ng clockwise. So, 2 multiplied by 20 feet. Yan. Then, yung vertical component ng JN. So, iikot naman ng counterclockwise. So, negative JN multiplied by sine theta. Kasi, opposite kay theta. So, sine of 53.13 degrees. Okay? Wait lang. Hindi ko na pala ginagano'n yun. Okay? So, JN sine of 53.13 degrees. Then, multiplied by moment arm. Ang moment arm nito is 20. Yeah. Then, equals to 0. Cancel out yung 20. So, therefore, ang ating JN is equivalent to 2 minus JN multiplied by sine of 53.13 degrees. Then, equals to 0. Ayan. So, 2.5. Ayan. So, 2.5 keeps. Ngayon, nag-positive yung JN. So, since nag-positive ang JN, ibig sabihin, tama yung nakuha natin na, or tama yung assumption natin para sa JN, siya ay tensile. Okay? Yan. So, next. Isa na lang yung natin na vertical. Okay, yung vertical component ng JK. And isa na rin yung ating unknown na horizontal. Horizontal component of JK. So, pwede na. Okay, pwede natin gamitin yung summation of forces vertical or summation of forces horizontal. Pero ako, wag na. Okay? Wag na lang para at least masanay din kayo, mag-moment na ulit tayo. Okay? Mag-moment tayo sa ngayon, sa C para mag-cancel out yung JN and CD saka itong 2 keeps na to. Then yung JK mapupunta rito. Kaso, isolve natin yung beta. Okay? So, oops. Tangent
beta is equivalent to opposite sa kanya, that is 20 feet. Then adjacent sa kanya is 35. Okay? Therefore, makukuha natin yung beta. Okay, arctan of 20 over 35. So 29.745. So 29.745 degrees. Ayan, saka tayo mag-moment sa C. So summation of moment at C is equals to 0. Clockwise is positive. Okay, and dito ngayon yung ano? Yung downward pala to, no? Sorry. Sorry, yan. Okay, ayan. So downward yung ating ano, component, yung inassume natin na component ng JK. Then ito yung kanyang horizontal component. Ayan. So ngayon, iikot yung 2 keeps ito ng clockwise. So 2 multiplied by 20. Okay, then yung ano, yung JK iikot ng counterclockwise. So negative JK. Then ito ay beta, no? Ayan. So opposite kay beta. So sine of beta, which is equivalent to 29.745 degrees. Ayan. Then multiplied by moment arm na 20 ren. Ayan na. Then equals to 0. Cancel out yung 20. Then makukuha natin yung JK. So ang JK is 2 minus JK sine of 29.745 degrees. Then equals to 0. Ayan. So 4.03. So 4.03 hindi siya decrease, okay? Keeps. Ayan. Then tama. Okay, tama ulit yung ano assumption natin sa JK. Siya ay compression. Ayan. Kasi nag-positive eh, di ba? Okay, ayan. So ayan. Napaka-ikli lang ng solution, no? Okay, napaka-ikli lang ng solution ng ano na to, problem na to, pero matagal lang siyang i-analyze, okay? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, huwag kayo basta-basta gumagamit ng equation na kung saan mapaparami yung mga unknowns ninyo. Kasi takot yung mga bata sa ano eh, sa mga ano equation, tapos makita nila ang daming unknowns, tapos hindi nila masasolve. Nagpa-panic sila. Okay, nararattle sila sa quiz, then hindi na nila alam ang gagawin. So, bago muna kayo gumamit ng ano ng equation, eh bilangin muna ninyo yung magiging unknowns ninyo sa equation. Okay, kapag ginamit mo yung solution natin sa equilibrium condition. Ayan. So this is our ano problem number 2 for method of section under sa Truss analysis. Okay? So thank you for watching. Bye.